ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Marcos. Noong panahong iyon, may mga Pariseo at ilang eskribang galing sa Jerusalem na lumapit kay Jesus. Nakita nila na ang ilan sa mga alagad ni Jesus ay kumain ng hindi muna naghuhugas ng kamay sa paraang naayon sa turong minana nila. Kaya tinanong si Jesus ng mga Pariseo at mga eskriba, "Bakit hindi sumusunod ang mga alagad mo sa mga turo ng ating mga ninuno? Kumain sila ng hindi man lamang naghugas ng kamay ayon sa paraang inuutos." Sinagot sila ni Jesus, "Tama ang hula ni Isaías tungkol sa inyo. Mapagpaimbabaw nga kayo, gaya ng kanyang isinulat. Paggalang na handog sa akin ng bayan ko'y paimbabaw lamang, sapagkat sa bibig at hindi sa puso ito bumubukal. Pagpurit pagsambang ginagawa nila'y walang kabuluhan. Ang utos ng tao ay tinuturong utos ng may kapal. Niwawalang kabuluhan nga ninyo ang utos ng Diyos at ang sinusunod niyo'y ang turo ng tao." Sinabi pa ni Jesus, "Kay husay ng paraan niyo sa pagpapawalang bisa sa utos ng Diyos, masunod lamang ninyo ang mga turong minana ninyo. Tulad nito, iniutos ni Moises, igalang mo ang iyong ama't ina at ang magsalita ng masama sa kanyang ama o ina ay dapat mamatay. Ngunit itinuturo ninyo, kapag sinabi ng isang tao sa kanyang ama o ina, ang anumang maitutulong ko sa inyo ay kurban. Alalaong bagay inihain ko ito sa Diyos, hindi na ninyo siya paihintulutang tumulong sa kanyang ama o ina. Sa ganitong paraay, niwawalang kabuluhan ninyo ang salita ng Diyos sa pamagitan ng mga turong minana ninyo, at marami pang bagay na tulad nito ang ginagawa ninyo." Ang mabuting balita ng Panginoon. Pagsasadiwa. At sinabi sa kanila ni Jesus, "Tama ang propesiya ni Isaías tungkol sa inyong mga mapagkunwari. Nasusulat na, pinararangalan ako ng mga ito sa kanilang labi at malayo naman sa akin ang kanilang mga puso." Lumikha ng malaking ugong si Jesus sa lipunan ng mga Hudyo, kaya nagpadala ang mga lider sa Jerusalem ng magmamatyag para alamin kung salungat sa Judaismo ang mga turo ni Jesus. Kapwa nagmamalasakit ang mga Pariseo at mga guro ng batas sa kanilang tradisyon at tinitiyak nila ang tapat ng pagpapasunod sa bawat letra ng batas. Walang masama sa tradisyon at batas. Bawat organisasyon, panreliyon man o hindi, ay may kanya-kanyang tradisyon at may mga sinusunod na batas. Hindi ang mga ito ang binabatikos ni Jesus. Para sa kanya, ang pagkahumaling sa tradisyon at ang bulag na pagsunod sa mga batas ang hindi katanggap-tanggap, lalo na nga kung dahil dito'y natatabunan ang salita ng Diyos. Nagbigay si Jesus ng isang malinaw na halimbawa kung paanong maaring nakakasunod nga ang isang Hudyo sa batas pero sa kabilang banda ay tinatalikura naman ang tungkulin niya sa kapwa-tao. Pagsasagawa. Mag-isip ka ng isang tradisyong ginagawa sa simbahan at hanapin sa Biblia kung ano ang itinuturo ni Jesus tungkol sa tradisyong ito. Magsimula ka sa isang tradisyon ng paggawa ng mabuti sa kapwa, lalo na sa mga espesyal na araw tulad ng kaarawan mo, Pasko at iba pa.